Annyeong, guys! Ako'y nagbabalik. Yes, so sinipag ako mag-film ngayon kasi I have my new babies! Well, nandito. Hi! Ayan. Kasama ko siya mag-film ngayon. It's 11:45 in the midnight. Ito yung usual time talaga na nag-film ako. Para sa video na to, nakita nyo naman na sa title. And of course, since mga friends ko yun sa Facebook and IG na manonood or nanonood nito, nakita nyo na rin to. So ito yung mga na-receive kong gifts na sa supportive kong jowa. Wow. So ito sila. Gaganda, diba? So ito yung Vice Cosmetics makeup brushes. Pinaka-latest na ni-release ni Vice sa kanyang makeup line. So ayan, I have 4 here. So actually, 4 lang naman talaga yung ni-release nila. So ayan, kinikilig ako kaya kahit wala pa akong balak mag-film, napilitan na ako na mag-film ngayong gabi. Okay. And bago natin simulan tong review nito, kung bago ka pa lang sa channel ko or dati na kitang supporter, thank you. At hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe now and click the bell button below para ma-notify ka sa mga next uploads ko. So, ito yung 4. So, tinanggal ko na sila dun sa mga packaging nila. A powder brush. Large round dome brush. For the blush brush naman is medium wide dome brush. Highlighter brush, small fluffy tapered brush. And contour brush, medium fluffy angled brush. Vegan and cruelty free. So, isa-isahin natin yung mga brushes. So, let's start dito sa powder brush. Ayan, may nakalagay na vial. And then sa likod, kung anong purpose ng brush. So, ayan. Gagamitin na natin yung mga brushes para makita natin yung quality and kung gaano ba sila kaganda. So, I'll start dito sa contour brush. So, since Vice Cosmetics yung ginagamit natin, yung Vice Cosmetics contour yung gagamitin ko. So, yung shade ko na ginagamit is yung Pore Sure. Fairness. Ang ganda yung sa pisngi. Alam mo yun. So, ito na lang din yung gagamitin ko dito sa nose bridge. Okay, so next is natin tong blush brush. Okay, so yung magaling kong jowa, binilan ako ng 3, which is from BT21. So ito yung Aura Duo Collections nila, which is yung meron ng blush on and then highlighter. So hindi ko siya binuksan lahat kasi hindi ko naman ito lahat magagamit ng sabay-sabay. So ang gagamitin ko na lang muna yung Superstar. So ayan. Okay, so in fairness, doing good naman. So gamitin natin to, yung powder brush. So magsasetting powder na lang ako. Oo nga pala. Nakapag-makeup na pala ako, guys, kanina. So, ginawa ko na yung foundation ko, and then yung eyeshadow ko, and then yung kilay and everything. So, ang iniwan ko na lang talaga yung mga paggagamitan ko nung brushes.
lastly, gagamitin natin yung... Ay, ba yun? Okay, and lastly, yung highlighter brush nila. So, syempre, yung nandito na lang din sa Superstar, yung gagamitin ko. Gandara! Gusto mo yun? Okay, so, ayan. By the way, dun sa eyeshadow ko nga pala, ito yung ginamit ko. Yung BT21 eyeshadow palette, which is BT21 Universe. Ayan, ang cute din eh. Ito yung parin ko na dun sa inyo, dun sa mga wala pa, diba? Dove shades, which is more on neutral, which is yun yung maganda. But this cost 395 pesos. And of course, para dun sa mga brushes, etong tatlo is 175 pesos each. And then, eto yung pinakamahal nila, which is 195 pesos. So, ayan. So, now, let's move dun sa review and thoughts dito sa mga brushes na to. Guys, natuwa ko dito sa eyeshadow ko kasi hindi ako gumamit dyan ng concealer or makeup base. But in fairness, pakak naman yung kulay. Kitang-kita siya. So, napaka-pigmented niya. So, wala, segue lang, ganun. Bakit nga pala ako nagre-review ng brush ngayon? Kasi, mahilig talaga ako sa brushes. Ipapakita ko na rin siya sa inyo. So, ayan. So, ito yung mga eye makeup brushes ko. So, iba-iba yan. Iba-iba sila ng tatak. Ayan. So, hindi ko alam kung ilan to. Dalawa lang yung mata ko, pero ang dami kong brushes. Ayan. Tapos, yung isa, ito. Ayan. Kumuha ko na mas malaki. So, ayan sila. So, kung yun, naka-separate na yung mga eye makeup brushes ko. So, dito naman lahat ng mga malalaki, which is more yung mga powder brush, blush brush, pang-contour, and etc. Weakness ko yung makeup brushes. Wala, tungtuwa talaga ako sa kanila. Para sa review na to, magkakaroon din tayo ng slight comparison dun sa other brushes na meron ako. Para at least, meron kayong other options, diba? Let's start dito sa powder brush nila. So, maganda siya. Kasi, maganda siya sa skin. Meron ako ditong tatlo. Ayan. Between these three, ang pinaka-favorite ko ito. Kasi ito malaki. Ayan. And then, malambot siya. So, wala rin mga tumutusok. Ito, sakto lang. Ito, pwede siyang i-compare dito. Pero, mas malaki ito. Natutuwa ako kasi ang lambot niya sa mukha eh. Ayan o. Ayan. Ang soft niya sa mukha. Gusto ko kasi sa brush yung ganun eh. Pwede ito yung maging favorite ko na powder brush. Aside ito. So, pwedeng silang dalawa yung pagpapalit-palitin ko. Maganda to pang set ng powder. Pero kung gagamit kayo ng mga compact powder, I'm not sure kasi, ayun nga, hindi ganun ka-dense yung bristles niya. It's punta tayo dito sa blush niya. So, dito is okay lang din ako. It does the job naman. So, nakapag-blush ako ng maganda. Na-blend yan naman ng maigi. Kumapit naman yung product. So, okay lang din ako sa kanya. Medyo may kamukha niya tong isa kong... this one is from Makeup Creator naman. Ayan, medyo hawig sila. Pero, ayan, mas na-appreciate ko to. Kasi ito, sobrang liit niya. So, this one is also cruelty-free. Ano tayo dito sa contour brush? Actually, nung nakita ko na naglabas si Vice ng makeup brushes niya, ang na-excite ako sa contour. Kasi mahilig ako mag-contour, especially ngayong season na to na grabe. Sobrang pak na pak, or putok na putok yung pisngi ko lately. Kasi dati talagang putok na yung pisngi ko, lalo na nung nag-quarantine kasi wala akong ibang ginawa kundi kumain. Yes. Kaya yung mga friend ko dyan na anjubis ko daw ngayon. Yes, guys. Anjubis talaga ng lola nyo ngayon. La Fang Famor. Ang gusto ko kasi talaga sa contour brush, yung ganito sana. Yeah, glutes brushes. So, ito. Gustong-gusto ko tong pang-contour na to. Pero yung akin, unfortunately, natanggal yung ganito niya. Tapos, hindi ko na malaman kung nasa na. So, hiniram ko lang yun sa sister ko. Hindi ko alam bakit kulay pink to. So, buwang sa blush on niya ginamit. Ate, hindi to sa blush on. Contour brush to, kaloka ka. Pero anyway, depende naman kasi sa inyo kung saan yung gustong gamitin yung mga brush niyo. Pero ito talaga, alam ko pang contour to. So, medyo na-disappoint lang din ako ng konti dito sa contour brush nila. Kasi parang tinipid. Ayan. Yun na yun. So, parang tinipid yung bristles niya.
ito, in fairness naman, nung ginamit ko siya, ang ganda, ayan o, in fairness o, nag-enjoy pa rin ako sa kanya ngayon. Ang lambot niya, ang ganda niya sa face niya. And it does the job naman. Kasi I was able to blend naman yung contour ko sa buong mukha ko. So, okay din naman siya. And then, ang handy niya kasi magaan lang siya. Mas maganda sana kung medyo maski na pala nila. Compare mo naman. Compare to these two. Siyempre, ito, mas madali kang magko-contour ng pag-alun. Diba? Kung medyo malaki yung face mo. Mas madali siyang mag-glide sa mukha mo compared to this one. Pero in fairness naman, ayan, since maninipis siya, mas kumakalat naman yung product. So, carry na din. Lastly, punta tayo dito sa highlighter brush nila. So, this one, I like it kasi tapered siya. Normally kasi, yung mga highlighter brushes, mga ganito. No, diba? Parang ang dami. Fun brush siya. So, parang ang dami kong pamaypay, di ba? Small, medium, and large. So far, bet ko to ngayon. Kasi, mas okay yung kalat ng highlighter. So, pero kung gusto mo ng mas subtle lang or mas manipis na highlighter, I think, mas okay na gamitin to. Kasi ito, medyo mas madami yung napipick up niya. So, kung gusto mo ng blinding, di ba? Gusto mo yung nakakabulag na highlighter mo, ito yung gamitin mo. So, kung gusto mo naman ng medyo pabebe lang na highlighter, so, you can use yung mga fun brush. That is just my opinion lang ah. So, okay. So, we already talk about yung individual cons and pros ng mga brushes. So, yung prices nila, I already mentioned a while ago. So, these three are 175 each, while this one is 195 each. To be honest, it was a bit expensive kasi for less than 800 pesos para sa apat na piraso lang. But then, it's Vice Cosmetics. Yung packaging niya kasi talaga yung pinaka nagustuhan ko because I love pink. Natuwa talaga ako nung nakita ko siya. And I love yung pink and white na variation niya. Kaya gustong gusto ko siya. For the price of less than 800, pwede ka nang bumili nung mga set. Itong kay Mama Ann, this one is 500 pesos lang. So, you will get 10 pieces na ng set ng brushes. However, madalas siyang out of stock. Ang maganda naman dito kay Vice, napakadaling maghanap. So, in your local stores and then online, pwedeng-pwede kang bumili. So, pwede ka rin mamili since hindi naman siya nakaset and then it was sold individually, pwede mong bilhin kung ano lang yung mga brush na gusto mo. Actually guys, hindi ko pa ito nalalaban. Supposed to be, if you have your new brushes, you have to wash them first before using them. But since ayun na nga, masyado ako na-excite and gusto ko na siyang gamitin, diniretso ko na siya. So after this, tsaka ko na lang siya lalabhan and then maglilinisan ako ng mukha. Okay. Meron din pala akong pouch. Ayan. So, ginigitin to ng jowa ko sa akin. Ito yung gantong kulay ng pink talaga yung pinakagusto ko. Gosh! I love it! So, ayun. I love it. Especially, it's a gift. So, talagang tuntuwa ako sa kanya. So, ayun, shoutout sa jowa ko. Thank you, boss, sa mga bago kong babies. Ayun, sinabi ko lang kasi sa kanya na naglabas yung Vice Cosmetics ng bagong brushes. And then, yun, talaga, alam na alam niya yung mga gusto ko, no? Wala lang, inigit ko lang kayo. Ciao! Thank you so much, guys, for watching. I hope na-enjoy niyo to. And I hope you could give this a thumbs up. And of course, don't forget to subscribe on my channel. So, ayun lang. So, see you on my next one. Bye! Mabay ka na, Elijah. Bye! Okay, so guys, update lang. Nalaban ko na pala siya kanina. And then, ang bilis niya lang natuyo. Oh, parang mas lumambot pa siya. Ang ganda niya pa rin. Okay na okay pa rin siya, especially yung handle. Mukha talaga siyang matibay kasi after niyang mabasa, intact pa din, sturdy pa din siya compared dun sa iba kong brushes. So, ayan. All is good.